Pinagmamasdan kong maigi ang akusado. Nakikita ko sa kanyang mga mata kung gaano siyang nasisiyahan. Well, hindi ko naman siya masisi. Akala niya siguro makakalaya siya sa batas. Napangisi naman ako. Dream on! Attorney Oren, sabi ng judge. Tumango naman ako. Tumayo na ako sa kinauupuan ko. Lumakad ako papunta sa judge. Nakita ko naman ang umisi si Mr. Martinez. Ngumiti rin naman ako sa kanya. Tingnan lang natin kung makakangiti ka pa mamaya. Kinuha ko yung folder at envelope at nilapag to sa harapan ng judge. Sa loob ng folder na to, makikita dyan ang laman ng complaints at mga picture ng mga taong ginahasa ni Mr. Martinez. But we all know na ni isa walang nagbalak na ipakulong siya. Tumingin ako sa akusado. Nakita ko naman kung paano mawala ang ngisi sa mukha niya. Napailing na lang ako. Bakit? Dahil lahat naman ng sumusubok ay nawawala. Hindi ba, Mr. Martinez? Ngunit hindi siya sumagot. Ang laman ng envelope ay ang mga videotapes na kung saan pinapapatay niya ang mga taong nasa likod ng mga complaints. At kung minsan naman ay binabayaran niya para tumahimik. Seryosong saad ko. Narinig kong nagsinghapan silang lahat. Tumingin siya sa abogado niya. Nakikita ko na rin ang mga butil ng pawis sa noo niya. Ang pagkabalisa niya. No! No! At ang pagkautal niya. Napailing naman ako. Matagal na siyang hinahabol ng batas pero nakakaligtas siya dahil sa galaw ng pera. Sabi nga nila, basta may pera, may milagro. Money talks. Lalo na kung sa justice system ng Pilipinas. Nakagawa ka man ng mali, basta may pera ka, malaya ka. Pero kung mahirap ka, ikaw ang magdurusa. But not in my terms. Not even in my dictionary. Malas nga lang akong naging kalaban niya sa kaso niya. Lumapit ako sa may gilid niya at tinitigan siyang maigi. Ano? Lahat ng ebidensya, sa'yo nakaturo. Lahat ng taong gustong ipakulong ka. Lumalabas na Mr. Martinez. Anong gagawin mo ngayon? Saad ko. Biglang nag-ingay ang mga tao sa korte. Now tell me. Ikaw ba ang nanghila sa kanya sa kwarto? I asked. Pero iniiwasan niya ang tingin ko sa kanya. Nasa bar kami tap. Hindi ko tinatanong kung nasaan ka, ang ginawa mo, at sino ang mga kasama mo ng mga oras na yon. Dahil nasagot na yan noon, kaya huwag mo kong bigyan ng ibang sagot. She was wearing short skirts and black tube. And she was tempt. Napailing naman ako. Malamang, suot niya yun ng mga oras na yon dahil isa siya sa mga DJ ng bar. At yun ang uniforme niya. I'm asking you, kung ikaw ba ang nanghila't gumawa ng krimen sa kanya? Ang sagot lang ay oo o hindi. Pinagdiinan ko pa ang mga salita ko. Nakita kong nagtaas baba ang dibdib niya. Hindi makatitig ng maayos at pinagpapawisan. Isa sa mga body language. Nagkakahulugan ang pagsisinungaling ng isang tao. Narinig ko ang tunog ng upuan. Objection, Your Honor. She was accusing my client. Tiningnan ko si Bernard. He was my co-lawyer and my friend sa labas ng trial court. Pero napailing na lang ako. I have one rule when I was in the trial court. Forget the friendship that you have. Lalong nag-ingay ang mga taong nasa loob. Kaya tumingin ako sa judge. Silence in the court. Please proceed, Attorney Valdez. Tumango naman ako. Wearing short skirts and tube is not a proper reason to rape and harass women. Dahil sa pagkatanda ko, hindi itong unang kaso na nasangkot ka. Dahil ang una ay yung hinaras mo noong 25 ng Hunyo sa taong 2016 ay nakasuot ng pants sa t-shirts at isa siyang estudyante. At noong 18 ng Enero sa taong 2017, nakasuot ng long skirt and blouse. At itong babae na to ay kasama noong araw na yon na may charity events na ginawa sa simbahan. At isa siya sa mga nagmamadre doon. Hindi lang sila nagsalita. Dahil ano, binayaran mong simbahan o mas tamang sabihing pinagbantaan. Inabot ko sa judge ang mga dokumento na nagpapatunay na meron talaga siyang kaso noon. Nang mabasa nito yon ay tumingin ako sa kanya ng diretso. Ngayon sabihin mo sa akin, nasa damit ba ang pagkakamali? O nasa libido mo?
hindi siya nakaimik. Ngayon uulitin ko, ikaw ba ang nagpasok kay Miss Anne? Yes. Yes, ay. Napangiti naman ako. Lalong lumakas ang bulungan. Naririnig ko pang sumigaw ang pamilyang kinutulungan ko. Muli kong binalikan tingin ko sa kanya. Nakita kong masama itong nakatingin sa akin. Pagbabayaran mo to, sabi niya. As if mamamatay ako sa pagbabanta niya. Napangisi naman ako. Kung makakalabas ka pa, bulong ko. Umalis na ako sa gilid niya at lumapit ako sa pamilyang kinutulungan ko. Mabilis naman akong niyakap ni Angela. Siya yung babae na ginahasa ng hayop na yon. Malaman akong ngumiti sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Maraming salamat, Ate Shai. Hinawakan ko ang mukha niya. Too innocent, but because of some stupid animal, he ruined that. You're welcome. Malamyos kong saad. Shai, tara na! Sigaw sa akin ni Faye. Napailing naman ako dahil halatang bagot na ito sa kakahintay sa akin. Lumingon ako kay Angela. Ngumiti sa kanya. Bukas, malalaman ng resulta at sigurado akong mananalo tayo. Sabi ko sa kanya. Tumango naman ito at tumulo ang luha sa mata niya. Salamat po, sabi niya. Wala yon. O siya, mauna na ako. Pagpapaalam ko. Nagpaalam na rin sila at nakita ko si Bernard. Nakasandal siya sa may pader. Shai! Sigaw nito. Lumapit ito sa akin. I want to give you a piece of advice. Seryosong nakatingin lang ako sa kanya. Kailangan mong lisanin ang lugar na to hanggang isang buwan pagkatapos lumabas ang resulta ng kaso. Saad nito? Para saan? Bakit? Kunot noong tanong ko. Mr. Martinez ay isa sa mga big boss ng Elixir Syndicate at alam ko habang iniimbestigahan mo ang kaso ng kliyente mo, alam kong inaalam mo na rin ang tungkol dito. Tumingin ako sa mga mata niya at seryoso ko siyang tiningnan at umiling. Huwag mong sabihin hindi mo pa to alam. Tumango ako. Hindi. Dahil kung alam ko, baka tuluyan na siyang nakulong sa kulungan habang buhay. Napansin ko namang namutla at tila tinakasan ng dugo ang mukha nito sa pagkabahala. Hindi ko alam kung bakit ka nag-abogado o kung anong pangarap mo sa buhay, Bernard. Pero magkaiba tayong dalawa. Kung ikaw kaya mong sumigmura ng kliyente na may malaking pera, kahit gumagawa ng napakalaking krimen, ako hindi. Kung takot kang mamatay dahil natalo ang kaso mo, ako hindi. Dahil bago ako pumasok sa pag-abogado, alam kong ang isang pa ako nasa hukay na. Pero hindi yung dahilan para baliin ko ang moralidad ko bilang isang tao at sa sinumpaan ko sa korte bago ako naging abogado. Seryosong usal ko. At sigurado naman akong hindi na siya makakalabas ng kulungan. Umiiling ito sa akin. Imposibleng sinasabi mo, Shai. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Seryosong saad nito sa akin. Kung hindi mo lang sana siya kinalaban. Natigilan ako sa huling sinabi niya at tiningnan siya ng masama. At anong gusto mong gawin ko? Hayaan siya? Hayaan siyang kumawala sa batas. At hayaang bumaboy pa ng ibang babae? Magpapanggap akong bulag sa pinaggagawa niya? Ganun ba yung gusto mong sabihin? Mahina at galit na tonong tanong ko sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang ginawad niya sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko pero tinanggal ko to. Kung kaya mong magbulag-bulagan, ako hindi. Naging abogado ka para ipaglaban ng tama at hindi pagtakpan ng tama, Bernard. You're one of the greatest lawyers that I have ever seen. Pero kung sasalungat ka sa batas, kalimutan mo nang naging kaibigan kita. Sabi ko, tumalikod na ako sa kanya at naglakad na ng mabilis. Pero narinig ko pa ang pagak nitong pagtawa. Bakit mo ba sila tinutulungan? Mapapahama ka lang. Napakuyom ako ng kamao. Dahil ba isa ring rape victim ang ma'am? Seryoso akong tumingin sa kanya. Nakita ko namang ngumisi siya. Isa sa mga katangian ni Bernard ay humalungkat at mangialam ng buhay na may buhay. At gagamitin yun sa tao bilang armas niya. Totoo, hindi ba? Ang dapat mong gawin ay magtrabaho ng tama. Huwag akong binabantayan mo. At kung inaalala mo mangyayari sa akin sa susunod na araw, huwag ka mag-alala. Kung mamamatay man ako, hindi kita hahanapin sa burol ko. Naglakad na ako paalis. Nakita ko si Faye at ang sasakyan nito. Nang mapansin rin ako nito ay binuksan nitong pintuan ng kotse. Sumakay na ako. Pinikit ko ng mariin ang mata ko dahil naalala ko ang mga hindi dapat.
malapit ng reunion. Minulat ko ang aking mga mata at nagtanong sa kanya. At pinaandar niya ang sasakyan na tumingin sa akin. Ibig sabihin, kailangan nating pumunta. O mas tamang sabihin, kailangan mong pumunta. Huminga naman ako ng malalim at umiling sa kanya. Ayoko, di talaga ako pupunta. Usal ko, nakita ko namang lumingon siya sa akin. Attorney Shay Caitlin Oren, 10 taon ang nakakalipas. Kailangan mo na mag-move on. Ngumisi naman ako. Naka-move on ako, Faye. Pero hindi ibig sabihin na nakakalimutan ko ng ginawa at nangyari noon. Masyadong malalim ang sugat na ginawa niya para makalimutan kong lahat. Malungkot na saad ko. Flashback. Jean! Rinig kong sigaw ni Faye sa akin. Kumakaway pa siya habang nasa tapat ng bulletin board. Nakangiti naman akong lumapit sa kanya. O bakit? Sabi ko, pero niyugyug niya lang ako at inirapan ako ng babaita. Paano mo napapanatiling pagiging kalmado mo at yung maliit mong ngiti kung kasama ka sa dean's list ng prilo? At hindi lang yun, ha? Number one ka pa sa overall top student sa Osmond. How to be you po? Kung ako yan, magpapagawa pa ako ng tarpaulin tapos ididikit ko pa sa tapat ng bahay namin. Napabungis-ngis naman ako sa sinabi niya. Simulat sa pool, siya ang laging tagabalita sa akin kapag kasama ako sa ranking. Siya ang laging sumusuporta sa akin sa mga ganyang bagay. Para naman kasing bago yan. Ngiting usal ko. Pinaningkitan niya ako ng mata. Yabang mo? Komento niya. Tumawa na lang ako. Alam mo naman kailangan kong laging nasa top, diba? Para kapag nakapagtapos ako, mapagamot ko si mama. At saka, para na rin hindi madisappoint sa akin si tita kung bakit niya ako pinag-aaral. Sabi ko sa kanya, napailing naman siya sa akin. Alam mo kahit kailan hindi naman madidisappoint sa'yo si mama. At saka ano ka ba? Ni minsan, never ka pang humingi kay mama at scholar ka pa rito. May allowance ka pa. Tos saan napupunta ang pera mo? Sa mama mo lang. Napangiti naman ako. Kailangan kong manatiling top 1 dahil kung hindi, mawawalang lahat ng pinaghirapan ko. Ang Osmond University ay kilala sa pinakamagaling at pinakamagandang paaralan, lalo na pagdating sa pag-aabogado at iba pang kurso. Kaya ginagalingan ko. Kung kailangang sunugin ko ang lahat ng kilay ko, gagawin ko. Basta makatapos ako sa paaralan na to. Wow! Top 1 ka pala ulit? Tumingin ako sa gilid. Nakita ko si Samantha at ang mga kaibigan niyang nakataas ang kilay sa akin. Tumango na lang ako pero ginisihan niya lang ako. Wow! Top 2 ka pala ulit? Sarkastikong saad ni Faye. Inismira naman ito ni Samantha. Alam mo, nagpaparaya lang talaga ako sa'yo. Pulubi ka kasi. Pero huwag ka mag-alala. Babawiin ko na yan sa'yo. Napayuko naman ako sa sinabi niya. Sabihin mo, mahina lang talagang utak mo. Sinungaling na to? Sabi ni Faye. Kaya hinawakan ko siya sa kamay. Pero tiningnan niya lang ako ng masama. Bakit? Totoo naman, ha. Kahit kailan hindi siya nagkaroon ng flat 1 sa card. Laging 1.5 at 2. Ngayon sabihin mo sa akin paano mo kukunin sa kanyang pagiging top 1. Kung mahina ka lang talaga. At saka, magpaparaya ka lang ba? O puro paglalandi lang ang alam mo? Matapang na usal nito. Pero hinila ko lang siya. Ayoko nang lumaki ang gulo. Hanggang sa makarating kami sa library, hinila ko siya sa pinakadulo. Padabog na umupo siya kaya napahinga na lang ako ng malalim at umupo na lang sa tapat ng upuan niya. Faye, alam mo namang ayoko ng away dahil mayaman si Samantha, diba? At saka isa pa, ang mga magulang niya ang isa sa mga nagsusponsor ng pag-aaral ko. Kapag lumaban tayo sa kanya, baka matanggal ako. Sabi ko sa kanya, huminga naman to ng malalim at malamlam na ngumiti sa akin. Pasensya na, girl. Ikaw kasi ayaw mo lumaban, eh. Napangiti naman ako. I'll never stoop down to her feet, Faye. Lalaban man ako. Sa alam kong tama. Sabi ko sa kanya. Magsasalita pa sana si Faye nang may yumakap sa kanya sa likuran. Napansin kong nawalan bigla ng sigla ang mata niya. Napalitan ng pagkairita at pagkayamot. Kapag hindi mo binabayang kamay mo, hindi mo na magagamit yan. Pagbabanta nito. Napangisi naman si Titus at tinanggal na nito ang kamay niya. Umupo sa gilid ni Faye. Ang high blood mo naman, sis! Kaloka! Napailing na lang ako.
kahit gaano pa kalalaki ang pangalan niya, iyan naman ang kabaligtaran ng gender niya. Gusto lang naman kitang mayakap. Sabihin mo nga sa akin kung may androphobia ka ba? Napapailing na lang ako sa kanya. Magkaibang takot sa lalaki sa ayoko sa lalaki. Naintindihan mo? Titus Franco Henderson? Napangiwi naman si Titus. Excuse me, it's Tatiana France, ang pinakamaganda at pinakamabangong neurology student sa Osmond University. Napailing na lang ako. Tatanungin ko sana kung nasaan ang mga galamay niya pero nagulat naman ako nang may maramdaman ako na humalik sa pisngi ko. Hi Shay, my lovely dovey. Ngiting usal ni Lake. Umupo siya sa gilid ko at kinindatan ako. Napangiwi na lang ako sa kanya. Siya si Lake Finn Guerrero. Siyang top 7 sa Dean's Lister kanina. Pero kung overall sa top student ng architectural department, siya ang nangunguna. Magaling siyang mag-drawing at mag-design ng bahay. Kaya kapag yumaman ako, alam ko na kung sinong kakapitan. Tumingin naman ako sa tatlong bagong dating. Kinawayan naman ako ni Seven, kaya kumaway rin ako sa kanya. Si Seven Clee Juancho, isa siya sa mga soon-to-be math teacher ng barkada. At masasabi kong napakatalino niya dahil isa siya sa top 5. Tapos na siya sa course na accountancy tapos nakapasa siya sa board as a certified public accountant or CPA. Pero gusto niya pang kumuha ng diplomatic degree as a teacher. Iba talaga kapag bored ka sa buhay. Congrats top 1! Mulong nung nasa kabilang gilid, nakita ko naman ang brown niyang mata. Thank you. Si Engineer Rush Ren Cuanco. Siya ang computer engineering ng barkada. Mahilig siyang mag-code. Magaling siyang hacker at maggawa ng mga bugs sa internet. Kaya maraming gustong kumuha sa kanyang kumpanya eh. Pero alam ko, tapos siya bilang civil engineer. Parang gusto kong magkaroon ng bahay. Tapos may 50% discount. Hi babe. Malamyos na sabi niya. Tumingin naman ako sa gilid ko at nakita ko si River. Nakangiti ito sa akin. He's my best friend. / my boyfriend. Napangiti naman ako ng malungkot. Si River Keanu de Jesus, ang lalaking patay na patay kay Samantha. Alam ko, kinagamit niya lang ako. Rebound, isang panakip butas para sa taong nanakit sa kanya. Napatawa naman ako ng pagak. Tara na, tumango naman ako. Tumingin ako sa dalawa para magpaalam sana kaso nag-aaway pa rin silang dalawa. Kaya kumaway na lang ako sa tatlo at hindi ko na lang sila ginulo. Naramdaman ko ang kamay niyang pumulupot sa bewang ko. Napangiti naman ako. Si River ay malambing at napaka-sweet na lalaking nakilala ko. Kaso, napakamalas ko. Wala siyang gusto sa akin. Kung may gusto man siya, nandun sa taong gustong umagaw ng pwesto ko sa pagiging top 1. Hinawakan ko ang kamay niya na nakapulupot sa bewang ko. Napangiti ako nang humigpit ito sa pagkakayakap. Tumingin ako sa kanya saglit. Ang mga mata niya'y nakatingin sa pwesto nila Samantha. At biglang naglaho ang mga ngiti sa labi ko. At napatungo na lang ako. Oo nga pala, hindi pwedeng maging masaya at magpakaasa sa peke na relasyon naming dalawa. Bawal mahulog. Dahil kapag nahulog at unti-unti mo na siyang minahal sa dulo, ikaw na rin naman ang magiging talo. Kaya heart, huwag kang bibigay ha, please. Para sa dulo, hindi tayo talo. Tiningnan ko ang phone ko sa kamay ko at hinihintay ko siyang dumating. Yumuko naman ako at huminga ng malalim. Narinig kong may mahinang yapak papunta sa gawi ko. Kaya mabilis akong tumingala. Nakita ko si River. Hawak niya ang laptop na gagamitin namin. Tara na. Tumango naman ako at pinapasok siya sa bahay. Binuksan ko yung laptop niya at nakita ko ang wallpaper niyang si Samantha. Napahinto naman ako sa ginagawa ko. Kahit kailan pala, hindi niya ako mamahalin kasi nga may mahal siyang iba. Kasi nga, panakip butas nga lang pala ako. Paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko ang mga salita na yan. Halos maging panata ko na yan sa sarili ko. Pero bakit ang hirap i-process? Ang hirap intindihin na hindi ka mahal ng taong gusto mo. Okay na ba? Tanong nito kaya parang nahimasmasan ako at lumayo sa kanya. Kinuha ko yung research paper ko para simulan ng pagre-revise. Kinausap niya ako kanina. Napatingin ako sa kanya. At nasasaktan ako sa kislap ng mata niya. Kailan niya kaya ako titingnan ng ganyan? Tungkol saan? Tanong ko. Pero tiningnan niya lang ako at lumapit siya sa akin.
Hinawakan niya ang kamay ko. Naramdaman kong muli ang mga paru-paro sa aking tiyan. Kailangan niya raw maging number one, Shy. Pero bigla niya rin itong pinatay. Paasa, ayoko nang marinig ang sasabihin niya. Kaya iniwas ko ang aking mga mata. Don't tell me to do that. Kasi yan ang isang bagay na hindi ko maibibigay sa'yo. Sabihin mo ng lahat na gusto mo pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Pasensya na, dahil yan lang ang tanging pinangahawakan ko para sa magiging kinabukasan ko. Sabi ko, pero hinahawakan niya ang mukha ko. Kaya nagtagpo ang mata naming dalawa. You can have me. Sabi niya pero umiling ako. Kahit makuha kita, kahit manatili ka sa tabi ko, kung hindi akong laman niyang puso mo, talo pa rin ako. Malungkot akong umiti sa kanya pero nakikita ko sa mga mata niya na hindi niya ako naiintindihan. Kaya napailing na lang ako. Sobrang mahal kita, River. Kasi hindi lang kita basta kaibigan. Pinaranas mo rin sa akin kung paano ako mahalin. Kahit panandalian lang. Kaya please, wag naman yung pangarap ko. Kahit iba na lang ang hilingin mo. Please? Pagmamakaawa ko sa kanya. Ngunit naramdaman kong lumuwag ang hawak niya sa akin at lumayo na siya. Tumulo ang aking luha at napangiti ng mapait. Minsan lang ako humiling at magmakaawa. Pero ni minsan, wala pa siyang natupad. Sir, eto na po yung paper ko. Ngiting usal ko. Nilapag ko naman siya sa lamesa niya. Kinuha niya to at binasa. Nandito ako sa loob ng office ng professor ko sa constitutional law. Pasahan na namin ang final case paper. Dahil last na ng second trimester at graduating pa naman ako, kaya kailangan ko itong ipasa. Nakita kong binaba niya ito sa lamesa at umiling sa akin. Kunot noon naman akong tumingin sa kanya. Bakit po? Tanong ko. Hindi ko matatanggap yan. Sabi niya. Bakit po? Anong dahilan? Nakapagpasa na si Samantha kahapon at ganitong ganito rin ang presentation niya. I'm sorry, Shy, but I will not accept it. Pero bukas na po yung deadline. Hindi na ako makakahabol kung mag-iiba na naman po ako ng case study. Sabi ko, kinakabahan na ako sa mangyayari. Ayokong bumagsak. Graduating na ako. I'm sorry for that, Miss Oren. Ang kailangan mo lang gawin ay humabol. Paano po ako makakahabol kung bukas na pong pasahan? At saka plagiarism yun, sir. Dahil simula pa lang ng paggawa ng paper, nagbasa na kami ng title namin para sa paper. Iba yung kanya at akin. Alam niyo yun, sir eh. Seryosong paliwanag ko. Miss Shy, alam kong frustrated ka sa nangyari. Pero bumawi ka na lang. May isang araw ka pa naman. Isang araw? Alam niyo po ba kung gaano katagal gumawa ng paper? Kung ilang tulog ang sinayang ko para matapos ko lang ng maayos yung paper na yun? Hindi. Kasi hindi kayo naghirap. Inis na saad ko. Huwag mo akong pagtaasan ng tono. Professor mo pa rin ako. Kung galit ka sa nangyari, ba't hindi ka magreklamo sa taas? Napatahimik naman ako sa gilid. Kaya panot siyang ngumisi ito sa akin. Hindi mo magawa, di ba? Dahil yung nasa taas, hindi ka rin pakikinggan kahit anong gawin mo. Alam mo kung bakit? Dahil sila ang nagpopondo ng tuition fee mo. Ngayon, alam mo na kung bakit wala rin ako magawa. Professor lang ako, Miss Shy. Kung kailangan mo ng tuition fee at makatapos, pues kailangan ko rin ng trabaho dahil may pamilya rin akong binubuhay. Life is unfair para sa mga katulad nating mahirap. Kahit minsan, masamang magiging resulta ng isang bagay dahil sa desisyon na ginawa natin. Kailangan nating maging bulag para sa pamilya natin. I'm so sorry, Miss Shy. Ang tanging magagawa ko lang talaga para sa'yo ngayon. In 3 days, ipasa mo sa akin ang paper mo. After that, no further extension. Saan nito? Sobrang imposibleng makahabol pa ako. Nakita kong kinuha na niya ang gamit niya at tumayo para lumabas. Naiwan ako sa loob ng silid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paanong nalaman ni Samantha ang case study na pinag-aralan ko? Kung ni minsan, hindi niya pa ito nakikita. At imposibleng ipinakita ni Sir kay Samantha ang nilalaman ng paper ko. Maliban na lang kung... Huwag naman sana. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa naisip ko. Dali-dali akong lumabas ng office ni Sir at hinanap ang building ng MedDep. Para mas madali akong makapunta sa department nila, dumaan ako sa library para mag-shortcut. Pero bigla akong natigil nang marinig ko ang galit na boses ni Samantha. Leave her! Saad ni Samantha. Tapos ang trabaho mo, River. Nahulog siya sa'yo. Nakuha ko ang case study niya.
Biglang nanikip ang dibdib ko. Nakita ko sila sa may huling bookshelf. Nandito ako sa may tapat ng bintana. Hindi ko siya kayang iwan. Seryosong tinig nito. Bakit ginawa mo to, River? Akala ko iba ka pero katulad ka lang nila. Bakit? Minahal mo na ba siya? Sabihin mo sa akin. Sabi nito. No. At ganoon na lamang gumuho ang mundo ko. What do I expect, right? Hindi niya naman gagawin yun kung mahal niya rin ako, diba? Naramdaman kong tumulo ang mga luha ko at tahimik akong umiyak at naglakad palayo. He betrayed me. Nagmakaawa naman ako pero kulang pa rin. Napangiti ako ng malungkot. Totoo nga ang sinabi nila. Even the sweetest chocolate has an expiration. Malas ko lang akong nakakuha. Malas ko lang siyang minahal ko na kahit kailan hindi na mangyayari. End of flashback. Good morning. Today, we will hear the result of the trial. Sabi ng judge, hinawakan ako ng mahigpit ni Angela. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Tumingin ako sa isa sa mga prosecutor at tumayo ito. Pumunta sa gitna. Mr. Julio Martinez has been found guilty of sexual harassment and rape against our people. The private documents used as evidence, as well as the videotape and folder, were approved by the courtroom. According to Republic 8353, when rape is attempted and a homicide is committed as a result, the penalty shall be reclusion temporal to reclusion perpetua. Sabi ng prosecutor, kaya nakahinga ako ng maluwag. Napangiti naman ako at humigpit ang yakap sa akin ni Angela. So ordered. Sabi ng judge, napangiti ako ng maluwag. I won the case. Thank you, ate. Bulong niya. Tumango naman ako. Nakita ko namang hinahatak na si Mr. Martinez ng mga pulis. Pero bago pa man siya makalayo ay sumigaw pa siya. Pagbabayaran mo to! Sigaw ni Mr. Martinez na nanlilisik na tingin ang ginawa niya sa akin. Naramdaman kong hinawakan ng mahigpit ni Angela ang braso ko. It's okay. I'll be fine. Ang importante okay ka. Ngiting saad ko. O siya, mauna na ako ha. Sabi ko. Tumango naman siya. Naglakad na ako palabas ng courtroom. Tumingin ako sa labas. Tila ba may kakaiba sa paligid na parabang may nakamasid sa akin. Pero binaliwala ko lang to. Nagdire-diretso na ako sa labas at pumunta sa parking lot. Kinapa akong handbag ko para sa susi at hindi ko makapa. Kaya huminto ako para pagtuunan ito ng pansin. Narinig kong may papalapit na motor. Hanggang sa may humila ng braso ko at napasubsub ako sa dibdib ng taong humila sa akin. Ramdam ko ang paglakas ng tibok ng puso ko. Tumingin ako sa motor na yon. Baka makita ko yung plate number pero huli na. Are you okay? Natigilan ako nang marinig ko ang boses niya. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at nagtagpo ang mata naming dalawa. River? Halos pabulong na nasabi ko. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mata at hindi ko maipaliwanag ang takbo ng puso ko. Hahawakan sana niyang mukha ko nang tinabig ko ang kamay niya. Thank you for saving me, Mr. De Jesus. I need to go. Lalayo na sana ako pero ramdam ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin. Ano ba? Inis kong usal. Tinulak ko siya pero parang bato lang ang tinutulak ko dahil kahit anong gawin ko, hindi ako makakilos. Hinawakan niya ang baba ko, kaya muling nagtagpo ang mata naming dalawa. I missed you. Bahagi akong natigilan at unti-unting ngumisi sa kanya. But I don't miss you, mister. Now please, release me. O kakasuhan kita ng sexual harassment. Sabi ko, pero ngumisi lang siya sa akin. Next time na magkatagpo ulit tayong dalawa, hindi na kita palalayain pa. Unti-unti kong naramdaman ang pagluwag ng yakap niya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Hindi mangyayari yon. Saad ko at tumalikod na sa kanya at pumunta sa kotse ko. Pero bigla akong natigilan sa huling sinabi niya. Try me, soon to be Mrs. De Jesus. Ilang araw na akong nagkukulong ng bahay. Totoo nga ang sinabi ni Bernard. Binabalikan ako ng tauhan ni Mr. Martinez, kaya kailangan ko munang magtago. Napahinga naman ako ng malalim. Nandito ako sa bahay namin sa Batangas, ang bahay namin ni Mama. Tumingin ako sa labas. Napansin kong may humintong tatlong kotse na itim. Masama ang kutob ko rito, kaya dali-dali kong kinuha ang wallet ko at bag. Bago ako bumaba at dumaan sa may likod bahay, kung saan papunta ito sa may bukirin.
Mabilis ako naglakad. Iniiwasan kong makagalaw ng tunog hanggang sa narinig ko ang putok ng baril. Kaya mas lalo kong binilisan. Saktong paglabas ko ay ang pagpasok naman nila sa bahay. May humintong sasakyan sa harapan ko at nakita kong mukha ni Faye. Anong ginagawa? Pero mabilis lang binuksan ni Faye ang pintuan at hinila ko sa loob. Mabilis lang pinaandar ang kotse. Nakita ko ang apat na kulugo at si Faye sa loob. Okay ka lang ba, Shai? Tiningnan naman niya ako mula ulo hanggang paa at ngumiti siya sa akin. Mukhang okay ka naman. Sakto lang pagdating namin. Thanks to Rush. At pabalya itong sumandal sa upuan. At bakit? Tanong ni Titus. Alam niya kasi yung location ng bahay. Samantalang ikaw wala ka namang naitulong. Sigaw ni Faye. Hep hep! Ako ang nagpagasulina ng sasakyan na to, no? At akin ang sasakyan na to. Kung nga itong walang ginawa. Bara ni Titus. Hoy, para sabihin ko sa'yo, ballpen na hindi sikat. Itong kotse mo parang kotse ng pulinarya. Sobrang bagal. Akala ko nga nakasakay lang tayo sa pagong eh. Nakita ko namang tatayo na sana si Titus, pero pinigilan naman siya ni Seven. Narinig ko naman ang tawa ng dalawa, kaya natawa na rin ako na wala ang kaba sa dibdib ko. Ballpen na sikat, at least magandang tinta ko. Pagdedepensa nito, dapat sa akin ka magpasalamat dahil ako nag-design ng bahay na yon. Protected ang bahay na yon ng mga kamera ko, sabi ni Leek. Kaya bahagya akong natigilan. Tinitigan ko siya. Anong kamera? Tanong ko. Napatakip siya ng bibig at binatukan siya ni Seven dahil nasa likuran lang sila ng upuan namin. Wala lang yun. Sinamaan ko siya ng tingin. Mabilis akong lumapit sa kanya dahil nasa gilid ko lang naman siya at hinawakan ko siya sa kwelyo. Sasabihin mo o sasabihin mo? Kapag nagsinungaling ka, gigilitan kita sa liig. Sabi ko, napangiwi naman siya. Nilagay ko lang naman yun para kapag may nangyari sa iyong masama, mag-activate yun. Huwag ka mag-alala. Kunot-noo ko naman siyang tiningnan. Ibig sabihin, hindi siya mag-open kapag normal days lang? Dahan-dahan naman itong tumango sa akin, kaya nakahinga ako ng maluwag at binitawan siya. Biglang huminto ang sasakyan sa harapan ng malaking bahay, halatang mayaman. Kaninong bahay to? Tanong ko pero ni isa walang sumasagot. Mas lalo silang tumahimik hanggang sa may nagbukas ang pinto. Natigilan ako nang makita ko siyang muli. River? Nandito ako sa loob ng kwarto dahil ito lang daw ang pwedeng taguan ko ngayon. Pinagkalulu nila ako, mga traitor. Ayokong lumabas. Ayokong makita siya. Tumingin ako sa orasan. Hating gabi na. Kaya sana wala nang tao sa sala. Binuksan ko ang pintuan. Sana hindi pagkakamali itong ginawa ko, sa isip-isip ko. Tumingin ako sa dinadaanan ko. Wala nang tao. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Patay na ang mga ilaw. Kaya nagdahan-dahan ako sa paglakad. Dumiretso ako sa kusina. Kumuha ako ng gatas at mansanas. Babalik na sana ako nang biglang bumukas ang ilaw. Kaya tumingin ako rito. Nakita ko ang isang lalaki na papalapit sa akin. He was changed. He looks mature and well-built man. But his eyes is empty. Kaya napahinga ako ng malalim. Aalis na sana ako nang pabalya niya akong hinila at isinandal sa kitchen counter. Lumabas ka rin sa kulungan mo, bulong niya. Kaya babalik na ako, excuse me, sabi ko. Akala mo ba ganun lang yun? Ang tagal kong naghintay sa'yo na lumabas ka. Pero masama ko lang siyang tiningnan. Walang nagsabi sa'yo na hintayin mo ko. Irita kong usal pero tumawa lang ito sa akin. Nagbago ka na. Hindi na ikaw yung Shai na kilala ko. Kaya natawa ako ng pagak. The naive and stupid Shai is dead. At dahil sa'yo yun. Pero salamat ah. Salamat sa ginawa mo. Bulong ko. Ngunit nakita kong kumislap ang mata niya at linapit niya sa akin ang mukha niya na halos magkadikit na ang labi naming dalawa. No, she's not. Wanna bet? Tiningnan ko siyang maigi hanggang sa dumapo ang mata ko sa kanyang labi. Huli na nang namalayan kong nahulog na naman ako sa kanyang patibong at tumutugon sa kanyang halik. Sabi nila, pag nakaramdam ka ng paru-paro sa tiyan, hindi raw yun excitement kung hindi isang pagbabanta na may mangyayaring masama kapag sumama ka pa sa taong nagpaparamdam sa iyo noon. At hindi nga ito pagkakamali dahil katulad ngayon, delubyo lang ang dala niya para sa akin. Malakas ko siyang tinulak papalayo
at masama ko siyang tiningnan habang pinupunasan ko ang labi ko. Sa susunod na gagawin mo yan, kakasuhan kita ng sexual harassment. Pagbabanta ko sa kanya at lumakad na ng papalayo. Pero noong sumunod na araw, nakita kong hapagkainan na puno ng pagkain. May kandila pa sa gitna ng lamesa habang humahalimuyak ang amoy ng lavender sa buong lugar. Bumaba ko sa hagdan at nakita ko siyang nakatayo ron sa may counter. Habang may suot na apron, hindi ko alam na marunong palang magluto ang isang bilyonaryo. Gising ka na pala, kain na tayo. Masayang usal nito. Tumango ako at bumaba na. Dumiretso ako sa may hapagkainan at naupo. Lumapit naman ito sa tabi ko. Tiningnan ko naman siya habang nilalagyan niya ng pagkain ng pinggan ko. Anong gusto mong side dish? Ngiting tanong nito. Umiwas ako ng tingin sa kanya at binaling ang tingin sa pagkain na nasa harapan ko. Gusto ko yung avocado salad. Kinuha naman niya at nilagay sa harapan ng plato ko. Tumingin ako sa kanya at nagpasalamat. Nang umupo na siya sa tabing upuan ko, nagsimula na akong kumain. Ngunit nakakaramdam ako ng pagkailang, kaya tumingin ako sa gawin niya. Napansin kong hindi pa niya nagagalaw yung pagkain sa plato niya, kaya napahinto ako sa pagkain. Uminom ng tubig. Bakit? Hindi mo ba gusto yung pagkain? Nag-aalalang tanong niya. Wala ka namang nilagay sa pagkain, di ba? Wala. Sigurado ka? Oo. Iniisip mo bang nilagyan ko ng gayuma yan? Umiwas ako ng tingin at sumandal sa upuan. Narinig ko naman ang malakas nitong pagtawa, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Huwag ka mag-alala. Hindi ako ganong tao. Never ako maglalagay ng gayuma sa pagkain ng iba, para magustuhan lang nila ako. Saad nito. Tango lang ang ginawa ko at tumayo na sa kinauupuan ko. Sandali lang. Kukunti pa lang nakakain mo ah. Pigil nito sa akin. Wala na akong gana. Usal ko. Kaya kung pwede lang bitawan mo na ako. Habang kinakalas ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Shy, hindi na ako magbibiro. Promise. Kain ka na. Malilipasan ka ng gutom niyan eh. Okay lang. Sanay na ako magutom. Kaya pwede. Bitaw na. Mahinang pakiusap ko. Binitawan naman niya ako at naglakad na ako papaalis. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya ito gagawin, pero wala na akong pake. Hindi na ako manghihinayang papara sa taong katulad niya. Kinabukasan, pumunta ang mga kaibigan namin rito para yayain lang kaming pumunta sa peryahan kalapit ng subdivision na to. Gusto kong tumanggi dahil nga iniiwasan ko si River. Kaso nung napansin ko kung gaano kasaya mga kaibigan ko, pumayag na lang ako. Tumingin ako sa salamin dito sa loob ng sasakyan. Napansin kong ang laki ng ngiti ni Faye at sobrang ligalig nila Titus at ni Lake, kaya napangiti ako. Are you excited? Tanong ng taong katabi ko. Yeah, buti naman. At sumandig ako sa may pintuan at doon tumingin. Hindi ko na malayan, unti-unti na akong dinuduya ng antok. Nagising ako nang may humahaplos sa buhok ko. Ang taong bumungad sa akin ay si River. Tumingin ako sa labas ng kotse at nakita ko ang iba't ibang ilaw doon. Labas na tayo? Tanong nito, kaya tumango ako. Lumabas siya ng sasakyan at binuksan ang pintuan ko. At lumabas na ako. Nilibot ko ang mata ko sa lugar para hanapin sila Faye. Nasa entrance na sila. Tara na. Saad nitong muli habang nakalahad ang mga kamay nito. Nang mapansin kong parami ng parami ang tao na naglalakad, pinagpasyahan ko na hawakan ang kamay niya. Naglakad na kami papalayo. At ang tarpaulin na bumungad sa akin ay, "Do you believe in magic? If yes, you are allowed to enter this world." Basa ko sa labasan ng perya. Pumunta kami sa may counter para kumuha ng tiket. Naririnig ko yung bawat hiyawan at tawanan ng mga tao. Naiinggit ako. Kaya pagtanggap ko ng tiket, pumila na ako kaagad habang hinihila ang kamay niya. Nagmamadali ako. Every time na pumupunta ako sa perya, naahanap ko yung pansamantalang kaligayahan. Naaalala ko nung bata pa lang ako, ang perya ang lugar na pinakamasayang lugar na napuntahan ko. Pero naalala ko, iba pala ang kasama ko. Lalaking mayaman to, baka hindi siya sanay sa ganitong lugar. Kaya nag-alala naman akong tumingin sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong ko. Tumingin nito sa akin at ngumiti. Okay lang, sagot nito. At hinigpitan na lang pagkakahawak sa kamay ko. Tumango naman ako dahil naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Umikot muna ako para makapili ako ng pwedeng masakyan.
Merong carousel, octopus, swing fly, ferris wheel, caterpillar at marami pang iba. Ang dami ng choices pero hindi naman ako makapili. Nakakalito kapag marami, pero kapag konti naman, naghahanap ka ng iba. Napangiti na lang ako. Naghanap ako ng pwedeng mapaglaruan. May color wheel, target balloon, rope shooting, card matching at marami pang iba. Pumunta ako sa card matching. Tiningnan ko yung bawat naglalaro. May masaya at parang may nalugi. Siguro, matagal nang naglalaro pero ni minsan hindi pa nananalo. Maglalakad pa sana ako palayo. Shy! Tawag sa akin. Kaya lumingon ako. Nakita ko yung mga kaibigan ko na kumakaway at nakangiti. Pumunta ako sa kanila. Sama ka sa amin. Sakay tayo sa horror train. Sabi ni Titus. Tumango na lang ako at ngumiti sa kanila. Ang lakas magaya pero kanina siya yung umaayaw. Halos hindi na nga niya bitawan yung trailing para hindi masama. Pagbubus ka naman ni Lake. Napatawa naman si Faye. Pumila na kami. Lahat kami by partner. At magkasama kami ni River sa isang upuan. At silang tatlo naman nasa likod. Balak pa sana nilang iwan si Titus sa likod. Kaso hindi ito pumayag. Nauna na kami maglakad para makaupo. Hinawakan naman ni River ang bewang ko papalapit sa kanya. Tumungo na lang ako kasi nakaramdam ako ng hiya. Hoy River, huwag kang chancing dyan ha. Sabi ni Faye, natawa naman ako. Chill River, mag-focus ka sa multong nasa harapan mo. Sabi niya, hindi ko napansin na umaandar na pala yung train at pumasok na kami sa madilim. Naririnig ko na yung mga hiyawan sa unahan. Pero imbis na matakot, mas nakakaramdam ako ng excitement. Natatawa ko. Nakapasok na kami. May kumakalabit sa akin pero wala lang sa akin at tumawa lang ako sa reaksyon nila Faye. Si Titus naman, matindi ang sigaw. Samantalang si Lake, tinutulak lang papalayo si Titus dahil nakayapos na ito sa kanya. Habang si Faye, halos nandoon na siya sa baba ng upuan dahil sa takot. Lumabas na ulit. Pangalawang ikot na pero yung itsura nila, paiyak na. Tumatawa lang ako. Hindi ko na pala napapansin na may ibang tao pa palang nasa paligid. Inoobserbahan lang ako. You're cute, sabi ng lalaking nasa tabi ko. Kaya yumuko lang ako at nanahimik ulit dahil lumalakas ang tibok ng puso ko. Tumahimik ka na naman. Dapat pala hindi na kita pinapansin, sabi niya. Huminto kami sa loob. Humihiyaw sila Faye at ako nagpipigil ng tawa. Umaandar na ulit at bumaba na kami. Alam niyo ba tong katabi ko? Dinatawanan lang kayo. Kung kayo, mamatay-matay na sa takot, siya mamatay-matay na sa tawa. Pagmamalaki niya, akala mo talaga hindi rin siya sumigaw, samantalang natakot din naman siya. Mabuti na lang, hindi nakaka-turn off ang mukha niya. Oh, samantalang isa ka rin sumigaw katulad namin. Natatawang sabi ng boyfriend ni Faye. Napakamot ng batok at namula ng bahagya, yung tenga ni River. Cute, bulong ko. Pero hindi ko alam na narinig niya pala. Kaya pala siya lumingon sa akin at gumiti. Namumula pa rin ang mukha niya. Ba't ka namumula? Tanong ni Faye. Salita niya kaming tiningnan ni River. Kaya nabigla ako at hinila na lang ako ni River sa ferris wheel. Naririnig ko pa yung sigaw ni Faye. Tinatawag kami pero hindi ako makalingon sa likod. Kasi nakafocus ang tingin ko sa kamay ko na hawak-hawak niya. Ang sarap sa feeling na kasama ko siya at magkahawak kami ng kamay. Natawa naman ako sa mga naiisip ko. Hahayaan ko muna tong araw na to. Magiging masaya muna ako. Hindi ko napansin, malapit na pala kami sa ferris wheel sumakay. Nakatingin ako sa kamay naming dalawa. Pero imbis na mabitawan niya ito, lalo niya pang hinawakan ng mahigpit. Tara na, nakangiti niyang sabi. Kaya sumunod na lang ako. Umupo kami pero hindi niya pa rin binibitawan ng kamay ko. Iyong kamay ko, sabi ko. Nakadikit sa'yo, sabi niya. Piloso po. Pwede pabitawan, sabi ko. Namamasa na sa pawis yung kamay ko, nakakahiya. Pupunasan ko lang saglit tapos hahawak ulit ako sa'yo. Ayoko, baka bigla kang matakot, wala kang hahawakan, sabi niya at mas lalo niya itong hinawakan. Hindi na ako nagsalita. Umiwas na lang ng tingin. Nagsimula nang umandar ang makina kaya gumagalaw na ito pataas. Humigpit na yung yakap niya sa akin at nakapikit na yung mata niya. Hindi ko alam kung dapat makaramdam ako ng awa o matatawa ko sa kanya. Nanginginig na siya sa takot.
Pinagpapawisan na siya sa kaba. Pataas na kami ng pataas. Breathe in, breathe out, sabi ko sa kanya. Paulit-ulit ko lang sinasabi sa kanya at ginagawa na rin niya. Nakatingin lang ako sa tanawin. Ang ganda ng perya. Ang daming tao. Maingay at masaya. Tumingin ako sa langit. Mababa ang mga bituin at hindi masyadong maulap. Napakaganda ng langit. Napangiti ako. Beautiful, sabi niya. Kaya tumungo ako at humarap sa kanya. Pero nakatingin lang siya sa akin. Nahiya ako kaya napaiwas na ako ng tingin. Pababa na kami at bumilis na ang takbo. Lalong humigpit ang hawak niya sa akin. Parang tinangay yung kaluluwa ko. Nakarinig ako ng mga sigaw. Kaya sumigaw rin ako ng napakalakas. Wala akong pakialam sa ibang tao. Paakyat na ulit kami kaya napatawa na lang ako. Ang saya lang sa feeling. Bumagal ang takbo at huminto kami sa taas. Nakita ko pa rin siyang nakapikit. Try to open your eyes. You will miss out the beautiful things. Mahinahong sabi ko sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit yung kamay niya. Dahan-dahan naman niyang binuksan ang mga mata niya. Bakas pa rin ang hesitation sa mata nito. Pero sinubukan niya pa rin. Kaya tumingin ulit ako sa ibaba. Kaya gumalaw yung upuan namin. Holy! Sabi niya. Natawa naman ako. Binitawan ko yung kamay niya at hinawakan ko siya sa mukha. Huwag ka matakot. Andito ako. Sabi ko at huminahon siya. Huli na nang ma-realize kong nakakahiya yung ginawa ko. Kaya binitawan ko siya. Pero kinuha niya pa rin yung kamay ko at hinawakan niya to ng mahigpit. Hanggang umandal na ulit ito at nagbabaan na ang mga nakasakay. Akala ko okay na siya pagkababa namin. Dumiretso siya ng basurahan at ang suka. Hinagod ko ang likuran niya. Inabot ko yung panyo ko. Thanks. Mahina niyang sabi. Okay lang, sabi ko. Napakamot siya ng batok at namula ang tenga. Hindi pa rin naaalis yung mannerism niya kapag nakakagawa siya ng ikakahiya niya. Hoy River, ba't mo tinakbo si Shai? Sigaw ni Faye. Trip ko, sabi niya. Talaga? Sa Ferris wheel pa? Eh di ba may fear of heights ka? Pang-aasar ni Titus. Gusto ko lang itry. Pautal-utal niyang sabi. Hindi ko nilang sila pinansin. Dumiretso ako sa malaking tent. I heard may magic show raw dito. Kaya pumasok ako. Maraming tao sa unahan. Baka nagsisimula na. Kibit-balikat na sabi ko. Excuse me, sabi ko at nakisingit din ako papunta sa unahan. Naririnig ko na yung magician. He was performing a card show. Iba't ibang baraha na kinukuha niya sa mga manunood. Lahat ng sinasabi niya, nakukuha niya ng tama. He was good and funny, kaya pala maraming nanonood. I was too preoccupied kaya hindi ko na napansin na may tumabi sa akin at dahan-dahan itong pinulupot ang kamay nito sa bewang ko. Tumingin ako rito at nakita ko si River na masayang nakatingin sa unahan. You love magic show? Saad nito, kaya napatingin ako sa kanya. Nakangiti lang siya sa akin. Yeah, sagot ko. It's just an illusion, sabi niya. But somehow, it makes me happy, sabi ko. Tapos na ang palabas. Kanina pa pala ito nagsimula. Sayang hindi ko naabutan. Nagsisialisan ng mga tao kaya aalis na rin ako. Pero hinigpitan niya ang hawak ng bewang ko. Aalis na ba tayo? Tanong niya. Hawak niya pa rin ang kamay ko. Bakit hindi? Wala nang tao, sabi ko. Hinila ko na yung kamay nito. Dito muna tayo, kahit sandali lang. Saad niya. Sa tingin mo ba kung makakapag-stay tayo rito may mangyayari? Wala, kaya tara na. Yaya ako sa kanya. Sayang ang gabi, marami pa tayong masasakyan. Mahinang usal ko. Nakita ko namang lumiwanag ang mukha nito kaya hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at naglakad na papalayo. Binitawan niya ang kamay ko at lumapit sa akin at tumakbay. Pwede naman to, di ba? Sabi niya. Kaya lumingon ako sa kanya. Nakangiti lang siya. My heart beats loudly. And this is bad. Really bad. Nakalipas na rin ang isang buwan. Nawala na rin ang mga taong sumusunod sa akin. Kaya ngayon ay nakakalabas na rin akong mag-isa. Tumatanggap na rin ako ng bagong kasong hahawakan. Kaya ngayon, nasa ospital ako para kuhanin ang lab result ng kliyente ko at mag-imbestiga na rin regarding sa result. Siya'y bakla! Rinig kong sigaw ni Titus. Nagtataka akong lumingon sa gawin niya.
Natatawa naman ako dahil parang ginawa niyang marathon ang hallway ng ospital. Hingal na hingal siya nang makarating sa harapan ko. Maya-maya ay huminto at tiningnan ako para huminga ng malalim at tumili ng napakalakas. Napangiwi na lang ako dahil parang inipit ng kung ano ang boses niya. Napansin kong maraming napatingin sa amin na nurse, kaya dali-dali kong tinakpan ang bunganga niya. Masama naman niya akong tiningnan at tinampal ang kamay ko. Ang baboy girl ah! Mamaya kung saan ka humahawak! Ginisihan ko naman siya. Napansin niya kasing nakagloves pa ako. Sa katunayan, galing akong puninarya dahil nandoon ang katawan ng biktima na kasangkot rin sa krimen ng kliyente ko. Tinanggal ko naman to. Kagagaling ko lang ng CR, you know, kaw-kaw here. Tinaas ko pang kamay ko sa harapan niya at nanlaki ang mga mata niya at tumiling lumayo sa akin. Kumuha ng alkohol at dumampi-dampi pa sa pisngi niya. Si Tithus ang 100% na natatarap sa katawan ng lalaki pero pusong babae. Kita mo na kung umasta, mas babae pa sa akin kumilos at magtitili sa hallway. Girl naman! Never in my wildest dream tumikim ng kipe at peanut girl. Like, ew. Natatawa naman ako sa mukha niya dahil sa pandidiri niya talaga. Kung alam mo lang kung saan talaga yun humawak, baka maligo ka sa holy water. Tumingin ito sa akin at lumapit habang hawak-hawak ang alkohol sa kamay. Girl, alam mo bang may bagong doktor dito? Impit nitong tili. Napangiwi naman ako. Binaling ko ang mga tingin ko sa laboratory result ng mga kliyente ko. Naramdaman kong kinakalabit niya ako, kaya tumingin ako sa kanya. Dead ma lang girl, ayaw mo makarinig ng balita? Like you know, try to open your bulaklak to someone and make jowa para ikaw ay mag-bloom ganun girl. Paniguradong instant move on ka na doon. Umiiling naman akong tumingin sa kanya. Kilala ko naman ang bagong dating. Sino ba namang hindi, diba? Kung sikat naman siya. Kung yung pangalan pa lang niya ay sumisigaw na ng kayamanan at kasikatan. At saka, isa siya sa mga naging kasabayan ni River pagdating sa pagiging bilyonaryo. Kung si Dr. Johan Ino Verdan, na kilala sa tawag na robot maker / the Bachelor of Science Neurosurgeon, isa sa mga bachelorman ng bansa natin ngayon, kilala ko na siya at isa ako sa family attorney nila. Usal ko. Napansin ko naman ang pagkislap ng mga mata nito na halos pagnasahan niya na ang lalaki sa isip niya. Napailing na lang ako. Ang nakakapagtaka lang, bakit niya pipiliin magtrabaho sa sarili niyang ospital? Usal nito. Kunot noon naman akong tumingin kay Titus. Ano namang masama ron? Ospital niya naman to. So okay lang yun. Ang masama, masyado kang ususera. Usal ko sa kanya. Napasimangot naman ito. Kaya mahina akong napatawa. Napansin ko naman tong napatulala. O bakit? Natatawang tanong ko. Diyos ko girl, kung babae ako at may ganyan akong mukha. Hinawakan niya ang baba ko. Siguro lahat ng papabol na doktor sa ospital na to, jowa ko na. Pero ngumisi lang ako sa kanya. Kaso hindi. I'm just stating the fact. Komento ko at inirapan niya ako. Sasagot pa sana si Titus pero biglang tumunog ang speaker. Calling for Dr. Titus Franco Henderson. Kindly go to the chairman's office. Thank you. Tumingin sa akin si Titus at ngumiti ng malawak. Girl, may inuman later, okay? Punta ka. Sama mo na si River Babes. Your love of your life. Ngiting pambubuskan nito. Sinamaan ko siya ng tingin. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Akong nahihiya para sa kanya. Ikaw napaka mo. Love of your life. Hindi ko siya love. Saad ko. Kung hindi mo siya love, at least siya love ka. Pang-aasar nito. Hindi yan totoo. Alam mo masyado kang pa-virgin. Paalala ko lang sa'yo girl ha. Malapit nang mawala sa kalendaryong edad mo. Kaya kung ako sa'yo, galaw-galaw na. Dahil yung edad mo na good for eating big yummy lollipop and popping cherry on the top, yung mga ganun girl, gurang ka na so kailangan mo nang maranasan yon. Tiningnan ko siya ng masama at dahan-dahan kong binaba ang gamit ko. Doing such immortal thing is not my cup of tea, okay? Kasal muna bago immoralidad. Habang tinutulak ko siya paalis. Pero ang hirap niyang itulak sa laki ng katawan niya. Hinawakan niya ako at hinarap. Girl, hello. Uso ng momo lang no. No relationship. No commitment. No burden. Komento nito.
pero nakapamewang lang ako sa harapan niya. Titus! Pinandilatan niya ako ng mata. Uh-oh, it's Tatiana. Panggigiit niya. Inirapan ko naman siya dahil sa kaartehang taglay nito. Tatiana or Titus, o kahit ano paman, kapag ikaw kinarma sa pagiging lalakero mo at nagkaroon ka ng AIDS dyan sa kalandian mo, akong papatay sa'yo, naiintindihan mo? Pagbabanta ko, tumalikod na ako sa kanya. Abay kung ayaw niya umalis, ako ang aalis. At naglakad na ako palabas ng ospital, pero naririnig ko pa siyang sumisigaw. Gaga ka, virgin pa ako no? From my soul, my heart, and my body. Napailing na lang ako. Virgin nga pero yung utak at bunganga, puno ng lumot, kadiri. Natawa na lang ako sa naging usal nito. Pagkalabas ko ng ospital, nakita kong sasakyan ni River, kaya dumiretso na ako ron. Nang makita niya ako, binuksan naman niyang pintuan kaya sumakay na ako. Let's go home. Yeah. Kinagabihan ay pumunta kami ni River sa bahay ni Titus. Nakita ko naman sila Fayette Lake sa may pool area na nag-iihaw. Kaya sinabihan ko si River na pupunta ako kila Faye. Tumango naman ito kaya iniwan ko na siya kay Titus. Shay, andito ka na pala. Asan si River? Tanong ni Lake. Andon, kasama si Titus. Saad ko. Lumapit naman ako kay Faye para tumulong sana sa kanya. Baka nilalandi na yun ni Titus. Baka maagawan ka, girl. Pangaasar naman ni Faye. Tumawa naman ako ng mahina. Kung maagaw niya, bakit hindi? Tawang usal ko. Ano bang matutulong ko? Kumuha ka ng plato sa loob at itong si Lake nakalimutan. Saad ni Faye. O sige, sandali lang. At iniwan ko muna silang dalawa roon sa labas at pumasok sa loob. Dumiretso ako sa kusina. Kaso, bigla akong natigilan nang marinig kong pinag-uusapan nila Titus at River. Dumating na si Samantha. Alam ko. Saad ni River. Nakamove on ka na ba sa kanya? Tanong ni Titus pero ito ang sumagot. Kasi kung hindi pa, huwag mo sanang sakto ng kaibigan ko ah. At hindi naman ito sumagot. Kaya napayuko na lang ako. At tila ba may dumurog sa puso ko. Pumunta ako kay La Faye. Hiniram ko yung sasakyan niya nang pumayag ito. Mabilis akong umalis at iniwanan silang lahat doon. Simula nung gabing yun, iniwasan ko nang magtagpo ang landas naming dalawa. Umalis na rin ako sa bahay niya. Ayoko nang magkaroon pa kami ng ugnayan na dalawa. Napatingin ako sa bintana. Madilim ang kalangitan at tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ulan. Sumasabay pa ang kulog at kidlat. It's a beautiful night, kahit napakalakas ng ulan. Napansin kong may pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng bahay ko, hanggang sa narinig ko ang malakas na katok. Sisirain na yata ang pintuan ko, sabi ko. Shay! Shay! Sigaw sa baba kaya napatakbo na ako. Buksan mo to! Sigaw niya at kalampag na naman. Napakagat ako ng labi. Gusto ko sana siyang pagbuksan pero anong mangyayari pagkatapos nito? Ako lang mahihirapan. Simula nang mangyari yun, nahihirapan na naman ako. Kumabog ang dibdib ko nang marinig ko na ang pagmamakaawa niya. Naririnig ko na rin ang pagbagsak ng ulan. Dahan-dahan kong hinawakan ang doorknob at pinagbuksan ito. Nakita ko siyang nakasalampak sa harapan ng pintuan ko at basang-basa ng ulan. Mr. De Jesus, mahinang usal ko pero inangat niya lang mukha niya at bigla siyang tumakbo papalapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang lamig ng kanyang balat. Call me River, please, Shay, sabi niya sa akin at naramdaman kong hinahalikan niya ang leeg ko. Nilayo ko siya sa akin. Mr. De Jesus, this is wrong, sabi ko pero patuloy niya pa rin akong hinahalikan. This is right. Because in the first place, you're mine. Matagal na kitang hinahabol. Matagal na kitang hinihintay. At noong hawak kamay na kita, bigla ka na namang nawala. Pero simula ngayong araw na to, hindi na kita pakakawalan pa. O kung kailangan, I will chain you in my arms again. Bulong niya. Kaya napalunok ako. Lumayo siya sa akin at tinignan ako sa mata. So please, huwag mo na akong iiwan ulit. Pagmamakaawa niya. Ayokong sumagot dahil alam kong iiwanan ko ulit siya. Pero nung binuksan ko ang labi ko para sabihin sa kanya, pinatahimik niya ako gamit ang halik nitong nakakalunod. Nagpupumiglas ako sa kanya pero parang wala lang sa kanya. Hinalikan niya ako hanggang sa tanging ang hangin na lang niya ang hinihigop ko.
Sa bawat segundo na lumilipas, nalalasahan ko ang labi nito na tila isang droga na nakakapanabik tikman. Hindi alintana ang malamig niyang katawan sa mainit kong nararamdaman. Hindi ko alam na unti-unti na akong bumibigay. This is wrong, but the moment I felt his touch, it felt so right. Lumalalim ng lumalalim ang pinagsasaluhan namin. Hindi ko namalaya na nasa kwarto na kami at pinagsasaluhan ng isang kasalanan. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking katawan at pagkapagod. But his lips are still kissing my body. May pinahawak siya sa kamay ko at may mga salita siyang binubulong pero hindi ko naiintindihan. Hanggang sa bumibigat ng talukap ng mata ko at pinaghahalikan ng mukha ko. Thank you. Thank you. I love you so much. At tuluyan na akong nilaman ng dilim. Habang nasa bisig niya ako, ang tanging pakiramdam ko lang ay ito ang pinakatamang ginawa ko sa buhay ko. Pero habang naaalala kong nakaraan kung papaano niya ako niloko, pakiramdam ko isa lang itong bangungot sa magandang paraiso. Napagdesisyonan ko nang bumalik sa trabaho. Kaya ngayon na nasa firm office ako at binabasa kung meron bang nagpa-schedule para sa meeting o panibagong kaso. Pero hanggang ngayon, malinis pa rin ang schedule ko. Martha, kindly go here in my office. Thank you. Tawag ko sa intercom sa sekretary ko. Bumukas ang pintuan at naglakad ito patungo sa akin. Ma'am, ano po yon? Magalang na tanong nito. Ngumiti ako sa kanya. Wala bang bagong kaso ngayon o appointment na binibigay sa akin? Tanong ko. Ay naku ma'am, napunta po sa bagong co-lawyer niyo po ang lahat ng kaso niyo. Kunot na ako naman siyang tiningnan. Co-lawyer? Oo po ma'am, ang mismong bagong may-ari pa nga ng firm na itong nagbigay lahat sa kanya ng kaso. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Isang buwan lang akong nawala, nagkaroon na ng bagong may-ari ang firm. At halos wala na akong trabahong madadatnan. Sino ba sila? Naiinis kong saad. Ang kumuha po ng lahat ng trabaho niyo ay si Attorney Samantha Rodriguez. Sabi pa nga po niya, gusto niya kayong makita kasi dating kaklase niya raw po kayo. Natigilan ako sa sinabi niya. Tapos yung bagong may-ari ng firm na to, yung top one sa board exam ma'am, si Attorney River Kiano de Jesus po. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napangiti ng mapait. Naulit na naman. Nasasaktan na naman ako dahil sa kanya. Nahulog na naman ako sa bitag niya. Bakit ba hindi na lang ako masanay na sa tuwing siyang mamahalin ko, masasaktan ako? Ma'am, okay lang ho ba kayo? Tumingin ako sa sekretarya ko. Nararamdaman kong may basa sa pisngi ko. Dali-dali ko itong pinunasan. Tumango ako sa kanya. Thank you can go. Sabi ko at umupo na ako sa upuan ko. Binuksan ko yung PC. I need to resign. Kailangan ko nang umalis. Nang matapos ko to, inayos ko na ang gamit ko. Para sa pagbalik ko mamaya, aalis na lang ako. Tiningnan ko ang resignation paper ko. Formality lang naman to pero kung hindi niya tatanggapin, aalis pa rin ako. Ang sabi ng sekretarya niya, nasa office siya. Kaya dumiretso na ako. Pero bago pa man ako makapasok, nakita ko sila na mukhang masaya silang nag-uusap. Nakita ko kung paano niya ito yakapin at halikan sa noo. Tiningnan ko ang resignation paper ko na ngayon ay lukot na dahil sa higpit ng hawak ko. Hanggang ngayon, siya pa rin talaga. Napapikit na lang ako. Samantha. Tumulo ang luha ko. Tanga pa rin pala siya pero mas tanga ko kasi sa kanya pa ako nagmahal. Kahit paulit-ulit niya akong niloloko, siya pa rin ang mahal ko. Nakita kong hinalikan niya muli ito sa noo. They look so happy and I looked so miserable. Naawa ko sa sarili ko. Nakita kong lumingon sa pintuan si Samantha at lumaki ang mga mata nito. Kaya dali-dali ako naglakad papuntang elevator. Ayaw pa rin huminto ng luha ko. Ang sakit pa rin palang makita silang magkasama. Pinindot ko ng pinindot ang button para bumukas. Hanggang sa bumukas ng elevator pero biglang may humila sa akin. Papasok rito. At pinindot niya ang emergency button. Kaya biglang tumigil ang pag-function ng elevator. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ko. Shy, mali ka nang iniisip. Sabi niya pero hindi ko siya pinansin. Shy! Tawag niya sa akin pero ngumiti ako sa kanya. I will leave your company for Samantha, Mr. De Jesus. I hope you're happy now. Sabi ko pero hinawakan niya ako. Pero umiiwas lang ako sa kanya.
Napahilamos na siya ng mukha. Mr. De Jesus, sabi niya, kaya tiningnan ko siya. We are done. Wala na tayong connection. Meron siya eh, sabi niya. Wala. Kasi ako lang naman ang nagmamahal eh. Kasi ako lang ang nahihirapan. Nakakapagod ka na rin paniwalaan kasi alam mo kung bakit. Kasi paulit-ulit mo akong niloloko. Matigas na sabi ko, pero wala siyang imik. Tapos ano? Aalis ka na naman? Tanong niya. Pero wala na akong makapa sa kanyang emosyon, kahit sa mga mata niya. Iiwan mo na naman ako. Ni hindi mo man lang ako pinagpapaliwanag, sabi niya. Para saan? Para magsinungaling ka? Hindi na ako maniniwala. Dahil nung huli kitang pinagkatiwalaan, tinrider mo ko. Dahil sa'yo namatay si mama. Dahil sa'yo hindi ako nakapagtapos ng college ng taon na yon. Nang sana, yung pang tuition fee ko na lang tiningnan ko siya habang tumutulo ang luha ko. Nagmakaawa ko sa'yo ng paulit-ulit. Pero ni minsan ba pinakinggan mo ko? O kahit naawa ka man lang ba sa'kin? I'm sorry. Masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanya noong panahong yun. At dahil ayokong mapahama ka, ayokong masaktan ka dahil patuloy ka pa rin hinahanap ng kinasuhan mo. Ayaw mo akong masaktan? Pero ano bang ginagawa mo? Hindi ba't nasasaktan na ako? Kaya umalis ka na. Umalis ka na sa buhay ko. Sigaw ko. I did that because I love you. Sigaw niya. At sinampal ko siya. Marahas akong tumingin sa kanya. Huwag mong sabihin na gusto mo ako. Dahil hindi, River. Stop fooling me. At saka, diba, pinagpaplanuhan niyo ng magpakasal. Well, best wishes for the both of you. At pipindutin ko sana ang emergency button nang hinigit niya ako at isinandal sa pinto ng elevator. Thank you for saying that dahil mahal ko naman talaga ang magiging asawa ko. Sabi niya at lalong may tumarak sa puso ko at pinindot ang elevator para mabuhay ulit ito. Mahal na mahal kong asawa ko. Mahal na mahal kita, Shai. I'm really sorry for what I've done. Mahinang sabi niya. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Samantha is not my soon-to-be wife. Tinatanong niya lang ako kung anong pwedeng iregalo sa kasal natin. At isa ako sa ninong ng anak niya. Tinuturing ko lang siyang kapatid. Oo, inaamin ko nabulag ako sa pagmamahal ko sa kanya noon. Pero nung nawala ka, doon ko lang napagtanto na hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita noon pa man. Ginawa kong lahat para mahanap ka pero ni isa, walang nagsabi sa akin kung nasan ka. Nakita kong may pumatak na luha sa kanyang mata. You left me without any words, but I still waited for you, Shai, because I love you. And this time, ginawa kong lahat para manatiling ligtas ka sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa'yo. Hindi dahil niloloko kita. Ayokong iwan mo ko ulit. Hindi na ako papayag dahil nakatali ka na sa akin. Sabi niya kaya, napakunot-noo ko sa kanya. Hanggang sa may kinukuha siya sa pocket niya na isang papel. You want to resign to leave my company, right? But this precious paper will not allow you to leave my life. Sabi niya at inabot sa akin ang papel. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Binuksan ko ang papel at nakalagay ro'n ang marriage contract naming dalawa. Itatanong ko sana kung bakit may ganito hanggang sa naalala ko ang nangyari sa aming dalawa. Sabi ko pero hinalikan niya lang ako sa labi. You keep saying to me that I need to unchain you. Pero ang totoo, ako ang nakatali sa'yo, sabi niya. Kaya sana, huwag mo na akong iwanan ulit. Let me chain you in my arms forever, he said. Can you be my legal wife? Attorney Shay Caitlin Oren de Jesus, sabi niya. Kaya hinalikan ko siya sa pisngi. I hugged him and I whispered, yes, I'm willing to be chained in your love again. Wakas.